Kasi hindi ako yung ano. Ayun guys. Ang katila ay kadalasang ginagamit. Madalas, nakikita nyo yan. Pagka kanyang, kasal, patayan, o kaya may indicate may mga pag, ano, pinibless, pinapablessing. So, ginagamit ang katila. So, ang katila ay mayroon pong simbolo sa iba't ibang paggamit nito. Katulad ngayon, so, ang simbolo nito ay kayo po bilang ninong at ninang. Nagre-represent yan ng kayo. Ang sabi sa aklat ng Epeso, sabi doon, ang mga nasa liwanag ay kakitaan siya ng mga bagay na una, mabuti. Pangalawa, matuwid. At tatlo, totoo. Siyempre naman, kapag nasa liwanag ka, nakikita lang tad ang iyong ginagawa. Alam mo ang iyong bagay at kikita mo ang mga bagay. Sabihin, nagre-represent sa inyo, Panginoon at Ninang, nawa, kayo kapag nakita na ayang, ang makita sa inyo ay mga bagay na mapasasal siya. Tanda ito, masimulo ito ng Kapangyarihan ng Espiritu, una sa lahat, na kayo po ay magiging daluyan ng pagpapala, espiritual, sky, aya, at maging ng maaaring iba pang mga aspeto, physical, material blessings, o ano pang mga pagpapala. Kayo po, mga ninong at ninang, ang magiging daluyan ng pagpapala para kay Aya. Simula sa araw na ito, hindi may tatanggi, kayo po ay magiging gabay para sa kanya. Magiging kabahagi na magiging gabay sa pagpapalaki po kay Aya. Upang ang pangarap natin kay Aya, katulad ng pangarap ng ating sa ating Panginoon, ang sabi doon sa aklat ng Lucas, Kabanat na 2, ang sabi po dito, sa huling talata, patuloy na lumaki si Jesus na sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Sabihin, ngayon, ibabasbasan natin si Aya. Pagkatapos natin talaga sa Panginoon, babasbasan natin si Aya. At magdiklara kayo, habang binapahin niyo po yan mamaya, ay magdiklara kayo ng pagpapala. Okay, dito. Tayo po naman. O Diyos, itinataas ka namin, Panginoon, at dinatakila sa osin. Amin pong gaganapin ang isang bagay na nakalulugod sa iyo sa araw na ito. Panginoon, samahan mo po kami at ang aming gagawin, O Diyos, kami po ay nagdideklara ng iyong pagpapala at pabor para kay Queen Aya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Tinatas namin ang batang ito na patuloy na lumaki sa ilalim ng iyong kalinga at pagpapala, ng iyong proteksyon laban sa panganib, kapahamakan o maging banta ng kaaway sa kanyang kalusugan, maging sa kanyang buhay na dala ng pagkain, inumin o ng hangin, dinideklara namin ang divine protection para sa kanya. Ganon din ang iyong permisyon sa ng pagpapala, malusog na pangatawan, masigla, malakas, pinagpala, pinaburan, at mayroong mahabang buhay na galing sa iyo. Ayun guys, hindi natin pwedeng dire-diretsuhin ito dahil medyo masyadong mahaba itong ano, sermon. Kaya pinutol-putol ko lang. Ama, anak at banal na Espiritu. Amen. Silipahin niyo po ang iyong matamis sa kanyang ulo. Ayan guys. Nagpapahid na sila ng langis sa kanyang ulo. Ulo ng bata. Ayan. Ayan ay isang simbolo ang pagiging ninang, ninong nila ayon sa banal na kasulatan. Ayan. Ayon pala pangalan nun. Yes. Si Yupi Mamansak at saka si Ayala Rose. Ayala o Ayana. Ayan.
Amansek, isang guro guys, o teacher siya. Ito namang lalaki guys ay isang computer technician tapos vlogger. Salamat guys, magandang tanghali sa ating lahat. Hindi ko napahahabain pa itong aking video. Ang mga witness po, Ninong Nina, nandito po yung ating mga pangalan. Kasama po po ang ating mga pangalan. So, ang bawat isa po ay tatawagin ko. Magpipirma po kayo sa taas po ng pangalan. And then, meron po tayo... Lagyan natin ang parto guys. ...na 100 pesos. Para... So, unahin po natin maganda. Ang lalaki kahit sa school lalaki. Salamat. Kapag sa school ay lalaki ang unang tinatawag. So, abangan ang parto.